guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba mamomonetize ang ating channel. But first, kung ikaw ay bago sa aking channel, please click the subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At kung isa ka sa gustong malaman kung paano nga ba mamonetize ang iyong channel, itong video ay para sa'yo. First guys, ano nga ba yung monetization? Monetization is a process of earning revenues from our uploading YouTube videos. Siyempre, bago ka ma-monetize, kailangan mo na mag-apply kay Google AdSense. At bago ka maka-apply kay Google AdSense, siyempre, kailangan mo na gumawa ng account. Kailangan pumunta sa Google at ilagay yung email account mo para magkaroon ka ng YouTube channel. Once na meron ka ng account sa YouTube, is pwede ka na mag-upload ng mga videos mo para mapanood ito ng mga tao. But alam mo ba kung ano yung dalawang requirements ni YouTube? Ang dalawang requirements ni YouTube ay yung first, yung 1,000 subscribers at yung 4,000 public views. Yung 4,000 WH, yung watching hours. Once na-reach mo na yung dalawang requirements ni YouTube, ay pwede ka nang ma-monetize ni YouTube. But, so, paano nga ma-reach 1,000 subscribers? So, kailangan nyo lang gawin guys is mag-upload lang kayo ng sarili nyong videos na sarili nyong gawa. Meron kayong creativity at may value yung inyong content, educational siya, informative, para madaming viewers ang manonood sa inyo. Hindi mo kailangan mag-upload ng videos na tungkol sa sarili mo. More on kung ano yung hahanapin ng viewers. Kasi dahil doon, madami magsasubscribe sa iyong channel. At pwede ka rin nga mag-share ng inyong video sa mga social media like FB, Instagram, Twitter, lahat ng social media na meron pa. Pwede mo siyang i-share doon para mas mabilis at mas makita siya ng mga tao at magkaroon sila ng interest na mag-subscribe sa iyo. Hindi mo kailangan mag-re-upload ng mga videos na hindi naman sa'yo. Kailangan gumawa ka ng sarili mong videos. Gumawa ka ng content na alam mo nga hanapin ng mga tao na para sa mga viewers. So first guys, kailangan nyo gumawa ng video na interesado yung mga nanonood. Hindi nyo kailangan gumawa ng video no, about sa sarili nyo. Yung facts about me, kasi hindi pa sila interesado sa atin dahil baguhan lang tayo sa YouTube. Guys, ang gagawin nating video is yung mga tutorials, mga informative videos, yung may matututunan yung viewers, yung mga manonood sa atin. Siyempre guys, una natin iisipin, yung gagawin nating video is para sa viewers, hindi para sa atin. Yung madaming sila magtatanong kung paano ba magbibigay ng ganito, paano ba gumawa nito, paano ba magkaroon ng ganyan. Yung mga ganun guys, yun yung mas madaming viewers na makukuha natin sa ating mga videos. At once na nag-upload tayo ng mga ganun, ng mga interesting videos, pag napanood ng mga viewers natin, siyempre, magsasubscribe sila sa ating channel. Katulong po sa akin, dahil meron po akong mga videos, meron po akong mga content na informative. So, madami po nag-subscribe sa aking channel. Dahil naging interesado at meron po sila natutunan sa aking mga videos. Malaking factor din guys, para magkaroon ka ng 1,000 subscribers, kapag meron mga nag-livestream, pupuntahan mo yung mga nag-livestream, dahil doon marami ka mamimit ng mga vlogger na magsasubscribe sa'yo. At para naman na ma-reach mo yung 4,000 public views or yung public watch hours, is kailangan mo magkaroon ng mga content na talaga magkakaroon ng interest yung mga tao. Like yung mga informative, tutorial, educational, yung magkakaroon sila ng interest at meron sila matutunan sa mga videos mo. But sa case ko po, yung first na upload ko na video is noong July 1 pa last year. Ito po yung aking video, yung nasa Barcelona kami. Pero, hindi pa po ako nagpa-register niyan kay Google AdSense. Dahil ako yung nagpa-register noong month of November last year. I think first week of November. So, na-reach ko po yung 1,000 subscribers is also din po noong November. November 20 po, na-reach ko yung aking 1,000 subscribers. So, meron po ako niyang video. May nag-livestream po ako niyan nung na-reach ko yung aking 1,000 subscribers. And then, syempre po, continuous po mag-upload ng mga videos. Then, na-reach ko naman yung 4,000 WH, ito lang last April.
So, 5 months ako before ko na kumpleto yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at yung 4,000 WH. So, na-under review po ako nung April 30 lang. And then, na-receive ko yung email ni YouTube nung May 1 na 12 midnight. Yun nga po, nakalagay po yun nga. Congratulations, ito po yun. Na namonetize na po yung ating channel. So, yun po. So, since po na ako yung nagpa-register noong November until na. So, 5 months din po tumagal yung aking ano, yung aking channel before po ako ma-monetize ni YouTube. Kaya ako na-reach yung 4,000 WH ko is kasi meron ako mga videos na talagang matataas yung views. Like yung paano ba kumuha ng bahay dito sa Spain. So one day ko lang siya in-upload is umabot na siya ng almost 800 views. So nakatulong talaga sa akin yung mga videos ko na talagang informative siya, na talagang madami naging interesado sa aking mga videos. So yun, kasi once na yung aking video is 10 minutes or above, mas mahaba siya, mas mahaba din yung watching hours na nakukuha mo. But guys, iiwasan nyo yung mga videos na may mga copyright. Kasi mas magandang yung lahat ng videos natin, wala tayong copyright para madali tayo ma-monetize ni YouTube. Saka guys, do not re-upload YouTube videos. Huwag tayong kukuha ng videos kay YouTube kasi nade-detect ng YouTube yun na kapag yung video is hindi mismo sa atin nang galing. At syempre guys, kailangan mag-upload tayo ng mga quality content. Yung maraming interesado sa yung video. At siguraduhin mo na may matutunan sa'yo yung viewers mo, yung manonood sa video mo. And then, i-advise ko lang sa inyo guys, no, i-avoid nyo rin yung sub-to-sub. Kasi ako, aaminin ko, nanggaling din ako sa ganong method. Na gusto ko ding dumami aking subscribers, kaya nag-sub-to-sub ako. Pero hindi rin siya healthy at hindi rin siya advisable sa ating channel. Kasi hindi naman lahat sila is nanonood ng mga videos mo. Hindi talaga lahat sila is loyal na pinapanood lahat ng videos mo. So, ang advice ko lang sa inyo guys, sa mga baguhan dyan, nakatulad ko din na nag-upisa pa lang na vlogger, eh, patuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kung masaya kayo at enjoy kayo at the passion nyo yung mag-entertain ng tao, is pagpatuloy nyo lang yan guys. At wag na wag nyo kalimutan na mag-upload ng mga videos or maybe twice a week, kanyan, para meron napapanood sa inyo yung mga viewers natin. Kasi once na nakapanood na sila sa videos mo at nagustuhan nila yung mga content mo, is continue sila manonood at mag-aabang pa sila sa mga susunod mo mga videos. At wag na wag kayong panghihinaan ng loob, lalo na yung mga ilang buwan na hindi pa namamonetize, is kasi hindi rin maganda na minamadali natin yung ating channel. Kasi basta tiwala lang kayo at gawin nyo lang maging informative yung inyong content at may quality yung content nyo, is palagang mamomonetize kayo. Basta enjoy nyo lang yung ginagawa nyo at lagi lang kayo mag-upload ng mga videos. Sa advice ko lang sa inyo guys, kapag may mga videos kayo na maliliit na yung mga views, okay lang yan, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi si YouTube, binibilang naman niya yung kung gaano kahaba yung ating mga videos. So kahit maliit lang ang views niya, kahit ilang tao lang yung nanood ng iyong video, is okay lang yan guys. So huwag tayong panghinaan ng loob, basta mag-continue lang tayo mag-upload ng mga videos na gusto natin. At saka guys, maganda rin to na huwag muna natin isipin kung kikita ba tayo. Isipin lang natin na mag-i-enjoy tayo sa ating mga ginagawa mga videos, nakaka-entertain tayo ng tao, nakaka-share tayo ng mga informasyon sa mga viewers. So kasi once na inisip kagad natin yung kikita tayo kay YouTube, is mas lalo tayong mahihirapan, mas lalo tayong mai-stress. So ang gawin lang natin is enjoy lang natin mag-upload, mag-share kung ano yung nalalaman natin, para hindi tayo nai-stress, hindi natin kagad iniisip yung kikitain natin sa YouTube. Dahil hindi siya ganun kadali na proseso para kumita tayo sa YouTube. Piece of advice lang po sa inyo guys, kung meron po kayong creativity or meron kayong naiisip na i-vlog o i-video, i-edit nyo yan, i-upload nyo yan, igawin nyo lang po guys. Huwag po tayong matakot na walang views, walang manonood sa ating videos. Pero hindi po natin masasabi mga few months later is meron na pong dumami po yung mga views natin. Katulad po mga ibang videos ko na hindi ko po akalaan yung iba na magkakaroon ng views. Pero ngayon, ongoing pa rin po yung pagtaas ng views niya. So lagi lang natin tatandaan guys na gumawa tayo ng mga quality content para mismo si YouTube ay i-recommend niya yung ating mga videos sa mga viewers.
At kung na-appreciate mo ang aking videos at hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na yung notification bell para lagi kang ma-update kapag may mga bago akong video. At bago po matapos ang video na ito, ay gusto ko magpasalamat sa inyo ng buong puso sa lahat po ng nagtangkilik at nanood ng mga videos ko. Maraming salamat po. Hindi po dahil sa inyo, hindi po mamamonetize yung channel ko. Thank you po talaga sa lahat ng support ninyo at saka fixed team ko. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isa dahil alam nyo na kung sino kayo. Thank you very much sa mga supporta. At ipinapangako ko sa inyo guys na maggagawa pa ako ng mga quality content, na mag-share pa ako ng mga informative para sa inyo, para hindi ko kayo mabigo sa inyong pag-support at pagtangkil sa aking channel. So, susunod po ulit na aking video. Maraming salamat po talaga guys. Thank you guys. Bye-bye.